Rosenyo guys, welcome back to my channel. This is Weng Dewa Shop. Nung nakaraan, nag-flushing tayo ng clutch fluid. Ngayon, magpa-flushing tayo. Ang gagawin natin ay magpa-flushing tayo ng brake fluid system nitong Adventure 2011. Bali, kung papansin ninyo, itong brake fluid niya medyo maitim na. Dito sa clear yan, bagong palit lang yan. Ito, bali, papalitan natin yan buong fluid niyan, palalabas natin at palalabasin natin. At the same time, magbe-bleed tayong tatlong gulong. Kaya nasabi kong tatlong gulong kasi dun sa likod, dyan sa likod niya, sa may differential niya, isa lang ang bleeder niya. Kaya bali tatlong gulong, mag-umpisa tayo dun sa pinakamalayo. Magmula dun sa likod, tapos dito sa harapan, dito sa may passenger side, and then pangatlo dito sa may driver side. Ngayon, ready na natin yung mga gamit natin gagamitin dyan. Bali, naka-ready na. Ito yung mga gagamitin natin dyan. Unang-una, hindi mawawala itong brake fluid Preston. Yan ang ilalagay natin. Bali, dilawang kulay niyan. Itong manual pump natin. At the same time, mga tools. So, tsaka itong gagamitin nating pam-bleed, guys. Bali, gagamit tayong bleeding system. Bali, itong gagamitin natin. Bali, dere-derecho lang apak. Bali, yan na. Umpisa na natin. Bali, tinanggal na natin yung takip. Ayan, sip-sipin na natin itong fluid. Bago yan, mayroong strainer ito. May strainer yan, tanggalin yung strainer. Ayan. Huwag kalimutan, lagyan lang ng basahan dyan. Kung sakaling mayroong mang pumatak habang tinatanggal natin yung fluid, hindi malagyan ng fluid yung pinaka flooring mismo ng sasakyan para hindi mabakbak. Umpisa na natin. Ito na yung fluid, oh, ang dumi, oh. May pino siyang dumi. Puwip. Ayan, sipsipin na natin. So, may dumi siya, oh. Marumi yung ano niya. Dalawa ito, kung hindi natin tatanggalin yung reservoir tank niya, itong pinakatangki mismo ng brake master, o kaya pupunasan na lang natin. Check ko lang muna. Pwede naman siyang tanggalin, isa lang naman ang screw niya. Matatanggal naman ito, isa lang naman ang screw niya. Sagarin natin lahat yan. So, bali na empty na natin yung fluid, meron pa rin yan. Ito yung nakuha natin. Ayan, yun yung nakuha natin. Tignan nyo, sobrang dumi. Oh. Ayan, oh. Pinot magaspang na dumi. Nandyan yan. Ayan. Bali, ang mangyayari nito, bali nag-decide ako, tatanggalin ko ito. Tatanggalin ko na lang ito para kasi wala siyang paraan para malinis. Pero kung matanggal, malilinis ko. Kahit spray lang ng hose saka degreaser, malilinis yan. Ayan, oh, yung itim-itim na yan. Yan. Nandyan yung dumi niya, nakadikit na. Ngayon, meron lang siyang isang screw dito. Dito, isang screw dito, bali Philip. Philip lang, saka tanggalin lang itong connection nito, itong connector nitong sa warning brake system niya. Yan. Ito ang trabaho nito, itong kuryente nito. Pag nagkulang yan, sisinding ilaw niyo do sa parking brake. It means kulang yung brake niyo. Kulang yung fluid niyo. Yan guys, tanggalin muna natin yung ano. Pero pag tinanggal niyo, make sure na maglagay muna kayong basahan diyan para sigurado. Na hindi, kung may papatak man, sabasan mo ng unang tatamaan bago tamaan yung pinaka pender mismo ng sasakyan. Tanggal natin yung isang nut niya rito. Yan, isang nut na yan, tinanggal yan para matanggal natin itong socket. Ayan, itong socket na dito, warning. Bali, pinaka sensor na ito sa brake fluid mo. Pag magkulang yan, sisindi yung pinaka parking brake mo. Bali, ito yung connection niya. Hilayin nyo lang, press nyo lang itong ganun. Press lang to. Kung hindi, sungkitin nyo. Tapos tanggalin itong screw dito guys. May screw yan dyan. Ayan, bali tinatanggal ko na yung pinaka screw nya. Isa lang yan. Isa lang yung screw nya dyan. Ayan. Ayan, tinatanggal na natin. Ito, medyo mahaba-haba. Ayan, ayan yung screw nya. Tanggalin lang yan. Tabi nyo lang. Ngayon, pwede nang hilahin palabas yan. Pwede nang ilabas ito.
pwede nang ilabas ito kailan naka-ready to. Dahil pag inilabas nyo ito, may lalabas na fluid. Kailan naka-ready lang ito. Ayan. Pagkahila niya. Ayan, dandahanin nyo lang. Ayan, ayun. Ayan, lumabas na yung fluid. Ayan, bali natanggal na natin. Naiwan yung rubber, sumama. Huwag na natin tanggalin yung rubber. Mamaya yung ibabalik natin, lagyan lang ng konting oil o kaya grasa. Tapos punas-punasan lang yung gilid na yan. Ito yung sinasabi ko. Ito yung rubber na sumama. Huwag na natin tanggalin yan. Diyan na lang yan. Ang lilinisin naman natin nasa loob ito. Kung tignan nyo kung gaano karumi yan. Yan. Lilinisin natin yan. Gamit ang brake cleaner tapos tubig. Banlaw-banlaw lang yan eh. Tapos degreaser. Paglinis muna tayo. Bali itong gamit natin, brake cleaner. Linis lang yan. Yan. Tinanggal ko na sa rubber, binalik ko na lang doon. Kasi baka mabasa, mamaga. Ito for safety. Milinis na siya. Milinis na siya dahan-dahan. Banlawa lang natin ng tubig to. Final natin to degreaser para titignan muna natin. No? Pero, ito meron pa siyang dumi. Ayan, ayan dumi. Ayan, tatanggalin natin lahat yan. Tapos lalagyan ko ng degreaser yan. Tapos isi-shake natin. Ayan pa. Oh. Ayan naman na guys. Banlawan na natin ng tubig. Nilinis ko lang yung carb cleaner. Itong ginamit ko. Yan ah. Yan lang yung ginamit natin carb cleaner. Hindi ko pa sinabunan yan. Ayan. Ayan guys. Malinis na sa loob. Ayan oh. Lagyan nyo lang ng tubig. Yan. May tubig yan. Bali, shake-shake nyo lang ganun. Shake-shake nyo lang. Tapos salinan nyo lang. Salinan nyo lang. Sasabunin ko na lang yan. Hindi ko nalagyan ng degreaser oh. Kita nyo. Linis na oh. Oh. Sasabunin ko na lang yan. Pero ipapainal ko pa. Ayan. Ayan, linis na. Final ko lang dito. Final lang dito sa carb cleaner. Banda rito doon. Bala na yung sabon dyan. Bali, shake-shake lang. At least malinis na. Natanggal na yung dumi. Yun ang sisira sa system natin, sa brake system. Ngayon, final na lang nito. Banlaw na lang ito, guys. Tapos sabon. Ito, malinis na siya. Bali, pinalinis lang natin ito, brake cleaner. Nung na-spray na sa loob ng brake cleaner at or carb cleaner, sinabayan ko rin ng sabon. Lagyan ng sabon dito. Tight. Shake lang. Tapos tubig. Puro banlaw-banlaw lang yan guys. Oh. Ayan, malinis na ngayon. Hinanginan ko na ito. Malinis na rin yung takip niya. Takip.
pati yung strainer niya, sabon-sabon lang naman yan. Bakit malinis na. At wag rin kalimutan na linisan dito. Ayan. Pupunasan natin yan bago natin ilagay. Ngayon, bali ang paglinis nga natin, gumamit nga tayong brake cleaner or car cleaner. Spray-spray lang sa loob, tapos banlaw sa tubig, tapos sabon. Lagyan mo ng type powder dito. Hindi na greaser, sumama naman lahat to. Kalugalugin nyo lang, ngayon sasama na yan. Ngayon, patutuyin ko muna ito ng mga 20 or 30 minutes para matanggal yung moist nya. Tapos ilalagay na natin doon. Huwag nyo rin kalimutan linisan tong earring ito. Yan. Punas-punasan nyo lang kung wala kayong basahan. Basahan na lang ito. Magastos ito. May kitchen tissue ko eh. Medyo may tumapo ng konting tuwid dyan. Punas-punasan nyo lang yung pinakalabi nya. Ayan. Punas lang yan. Ngayon malinis na siya. Ito yung nakuwang fluid sa brake system nya. Ayan oh. Ayan o, yun ang nakuha sa loob mismo ng tanki niya. Ang dumi, no? Buti na lang hindi pumapasok sa mismo sa cylinder niya, kasi kung papasok yan, magagasgas yung cylinder, babara at masisira yung cylinder natin. Doon na mag-umpisa yung sisingaw. Kaya lang dapat talaga, every 40,000 kilometers or every 2 to 3 years, nagpa-plus tayo ng brake system, plus yung clutch. Ito yung clutch natin, malinis na yan. Kita nyo guys, ang linis ah. Ito na yun. Kita nyo na ito, di ba? Ayan ah. Linis. Oh. So, ayan maya, ilalagay natin. Nagpapatuyo lang muna tayo. Malinis na. Tuyo na. Bali, ilalagay na natin. Lagyan nyo lang ng konting fluid dito para lubrication. Ayan. O kaya, okay. Kahit fluid, pwede na. Ilalagay na natin siya. Ayan. Shoot na natin siya dito, yan. Ayan, shoot na siya yan. Yun. Shoot na siya. Tapos ilagay na itong screw. Ito. Ito, lagay na itong screw. Dito sa gilid. Dito lang, lagay na dito yung screw sa gilid. Ayan. Higpitan doon sa pilip. Nailagay na yung screw dito guys. Dito, nandito yung screw. Mahigpit na dyan. Nahigpitan ko na. Ngayon, huwag nyo kakalimutan ilagay itong pinaka sensor nya. Pinaka floater sensor nya. Kung sakaling magkulang man yung fluid, sisinding ilaw doon. May warning sya. Pag pumunta natin dito sa minimum, kusang sisinding ilaw doon. Kaya pinaka sensor nya dito sa brake. Sa brake fluid nya. Ilagay doon. Pati yung nut. Nailagay na natin ito, mahigpit na yun dito. At nailagay na rin natin yung sensor sa sensor, yung socket nya, sensing valve nya. Ay maglalagay na, magsasali na tayo ng brake fluid. Ilagay na tayo. Ayan. Wow, linis. Linis ito pare. Wow. So, may nalinis naman. Ayan. Ang brake fluid, nandito na yung strainer niya. Tignan nyo kung gaano kalinis nung dati. Ngayon, mag-umpisa na tayo mag-pump, mag-bleed dun mismo sa likuran. Sa likuran, isa sa likuran, tapos dalawa dito sa harapan. Tapos isa lang yung bleeder sa harapan pare. Kaya isa lang sa likuran. Yan na guys, umpisa na sa likuran. Ayan. Bali nakaset yan. Bali diretso apak lang yan. Bali sige pare, apakan mo dire-diretso lang. Bomba. Sige, lulubog yan. Sige. Sige. Sige pare, apak lang, dire-diretso lang. Apak lang, dire-diretso lang. Okay. Okay, bitawan mo muna pare, no? Paki-check lang yung fluid doon sa ano. Eh, merong tao doon. Sa taas. Sige, pare, apak lang. Kung titignan nyo, malinaw na yung fluid kanina. Ano na,
Maitim. Ayan, sige yan. Sige. Tingnan niya. Ayan, ah, linaw na ng fluid guys. Oh. Umano na yung, ano, yung fluid natin. Isa pa ka, isa pa. Okay, bitaw mo na pare. Okay na yan. Alinaw na. Ngayon, sasarada natin yung bleed. Okay na yan guys. Huwag kalimutan nilagay yung cup, leader cup niya. Bali, tapos na tayo dito. Bali, itong differential nito, isa lang bleeder niyan. Bali, na ipalabas na natin yung maruming fluid. Lumabas na kanina. Kita nyo naman sa video. Bali, luminaw na. Ngayon, susunod tayo dito sa harapan. Itong titirahin natin. Itong passenger side. Dito na naman uli. Ang pinakalas natin, yung drivers. Dito sa driver side. Bali, nag-uumpisa tayo sa magmula sa master, yung pinakamalayo, pangalawang malayo, pangatlong malayo, at pangatlong malapit. Basta't yung pinakamalayo hanggang sa palapit ng palapit. Umpisa na natin dito. Tayo sa harapan, dito sa may passenger side, nakalagay na yung hose natin. Luwangan na natin ito. Same procedure din. Yan. Maluwang na. Ngayon, bomba. Diretso. Sige. Sige. Sige pare, apak. Sige. Ayun guys. Sige, apak lang. Mga 10 siguro. Ayun oh. Sige. Sige. Mga 10. Sige pare. Ah, nakikita ko rito, marami pang brake fluid. Sige. Ay, hanggang lumilinaw na siya. Sige. Bigas na. Sige, dinan mo lang pare. Okay, lumilinaw na. Lumilinaw. Sige, okay. Okay na. Huwag mo naapakan pare ha. Huwag mo naapakan. Higpitan na natin. Higpitan na siya rito. Yan. Bali, ang pag-apak nito dire-diretso. Pag nag-apak siya, kailan mataas siyang gano'n. Ganito dapat kataas. Ganito kataas. Mas mataas siya. Para lumabas yung ano, yung fluid. At the same time, hindi papasok yung hangin. Hindi siya babalik sa caliper. Sa brake system niya. Ganito dapat kataas. Dahil tapos na tayo dito, lilipat na tayo sa kabila. Alam dapat, tinitignan nyo rin kung itong reservoir nyo. Huwag nyong hayaan maubusan ng ano ng brake fluid dyan. Bali dito, nakaset na tayo. Set. Nakaset na tayo, ganun pa rin, same procedure. Sige pare, apak. Sige, apak. Sige, apa ka lang, 10. Sige, diin mo talaga pare, para lumabas. Sige. Yan. Sampu pare, no? Pakibilang lang, ayan. Para ano, angat ako sa taas, titignan mo baka. Ayan, ah, ito, medyo lumi. Ayan, tignan nyo yung brake fluid, lumilinaw na, oh. Malinaw na, oh. Sige. Sige, tignan nyo yung brake fluid, guys. Malinaw na, oh. Clear na siya, oh. Oh, sige, tama na, pare. Tignan nyo yung brake fluid, guys, malinaw na, oh. Ayan, higpitan na natin. Bali, natapos na natin yung tatlong gulong. Lagyan na natin ang brake fluid. O, sana sa manonood dyan, sa mga subscribers, sana may natutunan kayo. Sa mga bagong nanonood dyan, o, like and share, subscribe na kayo. Na pare? Shoutout. Shoutout. Mag-like, mag-subscribe, mag-comment. Linis na ngayon, oh. Lumabas yung ano eh, lumabas na yung
pot yung dati niya. Alos naubos din. Okay. Yung isang litro, bali nagkasya siya. Bali sa clutch flushing, plus yung brake fluid, master cylinder brake fluid. Isang, bali ito, 1 liter. Wala kong 1 liter ito eh. 900 ml, kasi siya. So, ayan guys. Ayan na. Tignan nyo na. Ngayon, kung gaano kalinis. Kung gaano kalinis yung fluid. Ano natin, yung reservoir natin. Ayan. Ito yung nakuha natin. Ito yung nakuha nating brake fluid, yung old fluid na ilabas na. Magkasama na sila mismo sa reservoir, sa tanki niya, pati dito sa apat na gulong. Tignan niyo kung gaano kadumi. Ayan o. Kaya condition na naman si Adventure niyan. Lakas na naman preno nito. Bibilang ka na naman ng 2 or 3 years bago na natin ulitin yung flushing uli nito. 2 or 3 years. So hanggang dito na lang video natin guys. Sana may natutunan kayo. Don't forget to subscribe, like and share. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo. And tap the bell para updated kayo sa mga darating pang videos. Hanggang sa muli, supportan nyo rin si pare ko. May YouTube din ito eh. Kaso gagawin pa lang. Hanggang sa muli, Iswing DIY Shop. Bye bye. See you next video. Keep safe everyone.